Isang napakagandang araw naman po sa ating lahat mga kabangsamoro, Caspin Media Philippines. Welcome po sa ating panibagong episode po ng Usapang TSP, Kapayapaan, Siguridad at Pag-unlad, pagkat bangsamoro, angat ka. At sa araw na ito ang ating tatalakay naman mga usapin patukol naman sa ginagawang paghahanda ng ating mga kapulisan dito po sa Cotabato City Police Office. Lalong-lalo na ngayon sa isinusulong na bagong Pilipinas. Ano kaya ang mga ginagawa ngayon ng ating mga kapulisan dito sa ating Cotabato City sa inline sa siguridad at usaping pangkapayapaan. Sa araw na ito, narito muna ang isang EBP mula po sa ating Cotabato Pulisya o Cotabato City Police Office. Ayan, nagbabalik po no, ang ating usapang TSP, Kapayapaan, Siguridad at Pag-unlad, pagkat bangsamoro, angat ka. Kasama ko po ngayon ano, ang isa sa masigasig po na hari ng ating mga kapulisan, no, isang matikas na kababaihan ng Cotabato City Police Office na mula po no, sa Community Affairs Development Unit no, ng Cotabato City Police Office na siya po'y dati po na chief clerk po ng CADU. At bago lamang po siya no, na-promote bilang lieutenant, no, police lieutenant. Wala ko ba kundi si police lieutenant Rochelle Cheng Evangelista. Magandang araw sa iyo, ma'am. Magandang araw, sir. Yan, no, welcome po sa ating usapang TSP. No? Yan. Ma'am Cheng, kumusta yung araw natin? Sa ngayong araw, sa awa ng Diyos, maganda naman, and kahit ganun pa man na busy kami, kinakaya pa rin ang ating mga kapulisan. Lalo-lalo na sa aming bagong city director. Yes, oo. Balita po natin na, no, so Ma'am Cheng, bago na po ang ating city director po ng Cotabato City Police Office. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano, ang ating bagong city director ngayon, walang iba kundi si Police Colonel Joel Santos Istares, ano, yes. Na kung saan ay ka-assume pa lamang po niya no, nung nakalipas na araw, nagkaroon na kahapon po ng kahapon. No, na at the same time ngayon ay nagkakaroon po siya ng mga bisitasyon no, sa ating mga sahanay ng kapulisan dito sa Cotabato City. Ayan. At welcome po muli. No, welcome natin ating bagong city. Ayan ano, mga kababayan. Sa buwan na ito ng July ay sineselebrate po natin pambansang kapulisan ang tinatawag nating Police Community Relations. At ngayong taon, Ma'am Cheng, ang tema po natin ay gusto ng pulis, ligtas ka sa bagong Pilipinas. Alam natin pagdating sa kaligtasan ay napaka broad, no, napakalawak na usapin ang pagdating sa kaligtasan. Siyempre, pagdating naman sa security sectors, pag sinasabi natin kaligtasan, Ma'am Cheng, is ito po ay tumutukoy sa seguridad ng ating mamamayan. At ngayon, talagang parang sa tema ngayon, ay talagang ano doon yung pagdidiin
sa tinatawag nating security ng ating mga mamamayan. Lalo na sa ating ginagawa ngayon sa kapulisan, ano? Hindi lamang sa sandatang lakas ng pambansang Pilipinas. Dahil sinusulong natin, ang sinusulong ngayon ng ating mahal na Pangulo, ang tinatawag nating Bagong Pilipinas. At ngayon, Ma'am Cheng, sa usaping ito, no, na dahil nga, nandito na po tayo sa tinatawag natin PCR month o Police Community Relation. Para po sa inyo, no, ano yung maging makabagong kontribusyon ng kapulisan sa usaping kapayapaan at ugnayan sa komunidad sa Bagong Pilipinas? Sir, sa celebration po natin ngayon sa Police Community Relation Month, hindi naman po talagang nagbago ang police. Pinalawak at pinaganda pa po lalo yung aming mga action bilang police sa seguridad at sa pagbigay alam sa ating komunidad. Malaking parte po yung ang Police Community Relation sa pag-inganyo o pag-bigay informasyon sa ating mga kababayan patungkol sa ano ang mga programa sa ating kapulisan. Yes. In relation po sa ating Bagong Pilipinas, gusto po ng ating PNP na i-involve na talaga, lalong-lalo na ang komunidad, sa usapang seguridad at sa usapang kapayapaan or sa policy natin, no? Kasi hindi po kakayanin ng ating kapulisan kung hindi po makikipag-cooperate yung ating komunidad. Yes. Lahat po yan, involved po sa komunidad ang ating iba't ibang sectors yes. dito. As well as po, yung kahit simpleng mamamayan. Yeah. May magagawa po tayo sa mga bagay na patungkol sa kapayapaan o sa sariling seguridad ng man. So, sa ating Bagong Pilipinas, dinidiin po ng PNP na ginagawa po lahat ng PNP na maging ligtas ang ating komunidad. Dahil po unang-una, yan po talaga ang pinakamandato ng ating Philippine National Police. Yung magbigay ng seguridad at yes. magkaroon ng safe na community para sa mga mamamayan. So ngayon, ma'am, no, dahil nga makabagong Pilipinas na tayo, Bagong Pilipinas, at nasabi nyo naman po kanina na parang hindi naman tatali talaga nagkaroon ng pagbabago kasi same naman po yung ginagawa talaga ng pulis, kung ano yung mandato ng pulis. Kasi supportive lang po ang PNP sa ano ang gustong ano ang gusto o hangarin ng ating Pangulo. So, sa palagay nyo, ma'am, no, sa in the past years po, malaki ba yung pinagbago ng naabot na usaping pangkapayapaan at seguridad sa ating mamamayan. Yung ginagawa ngayon ng ating kapulisan. Kasi alam natin, in the past years, alam no, yung usapin niya, minsan nahihirapan tayo makipag-connect sa komunidad in terms naman sa mga tinatawag nito, po yung mga isolated cases, mga kaso na ganyan, ang hirap magbigay ng impormasyon ng ating mga komunidad. Sa ngayon, ma'am, ano, makikita natin, involved po ang community, no? Kasama doon yung tinatawag nating mga stakeholders natin, yung mga force multipliers. Ngayon, ma'am, ano yung mga patuloy na maginagawa po natin na mga aktibidad in partnership sa ating mga stakeholders sa Cotabato Police? Actually po, ang Cotabato City Police Office po, sumusunod tayo sa ano ang gustong hangarin ng Philippine National Police. Naka-angkla po lahat yan, yung aktibidades ng aming Cotabato City Police Office. Sa panahon ngayon po, lalong-lalong ngayon sa Police Community Relation Month, nasa 29th year na po tayo sa celebration. Ito po ay pinapakita lamang namin yung aming lahat ng programa ng PNP na binabahagi lang po namin sa komunidad na ito po yung nagawa namin. Mm-hmm. For example po, ang Police Community Relation Section po natin or unit or yung bagong pangalan na po ngayon na Community Affairs and Development Unit ay may mga iba't ibang programang nakalatag para sa ating komunidad. Halintulad po nito, katulad po nito ay meron po tayong mga bloodletting and libre tooling. Meron pa po tayong empowerment sa ating mga youth sector wherein kapartner po natin dyan, yes, sir, po. Yung KGI. Yes po. And meron pa po tayong
patungkol naman sa environment or sa ating motherland, yes, na meron po tayong mga mangrove yes, planting tayo, meron pa pong iba't iba pong klaseng programa wherein buong buwan po ng July nagsiselebrate. Yes. Actually po, baka po naisip lang ng ating kababayan na baka ay hanggang July lang yung programa na yan. No? Hindi po ibig sabihin na pag gumagawa kami ng activities during July, is hanggang July lang yun. Oh, patuloy po yan. Buo, yes, nagiging panata na po ng PNP na gumagawa ng mga activities or pag-reach out sa mga tao, yes, para maramdaman ng tao na may pulis po, nandito po kami. Yeah. And yung July lang po, nagiging stress out lang talaga siya masyado, it's because of the celebration. Yeah. So, patuloy po yan, hindi lang po hanggang July. Yeah. Para sa amin po, full year round, yes, this at PCR month or celebration ng aming relasyon sa komunidad. Yes. At at the same time, mama, no, at napakaganda din ito noong sapin dahil para sa kaalaman natin mga kababayan, na kapag may mga, lalo na sa mga stakeholder natin na may mga aktibidad na sa community as in line with the peace and development, ano, mga capacity building na ginagawa natin mga stakeholders, andyan ang kapulisan na mag-involve, no? Nandiyan ang ating kapulisan na sumuporta, no? Dahil na ang dami ngayon mga stakeholders, ano, na talagang gumagawa sa and they say kasama ang security sectors. Yan po yung pinapasalamat namin, sir, kasi hindi po huminto ng pagsuporta ng aming mga stakeholders. Sila pa po yung nagiging advocacy support group namin. Yes. Nandiyan po katulad po, sir, sa SPIN. Yeah. Walang sawat po talagang tumutulong sa pagbigay impormasyon sa mga kababayan regarding po sa mga iba't ibang trabaho na meron po ang kapulisan. Yes. Even hindi lang po sa pulis, kahit po sa ibang sector natin na security sector and even the local government as well as the government ng ating Pangulong yes, po. Marcos. Oh. Aside po dyan, nandiyan po yung KGI, yes, nandiyan po yung HWPL, nandiyan po yung mga Values Life Coaches namin, yes, oh, oh, na walang sawang nagbibigay ng spiritual guidance, no, sa mga kapulisan. Alam po natin na hindi po perfecto ang pulisan. Yeah. Lahat po ng bawat isang tao, naniniwala po kasi ako na there is evil in us, bawat isa. Oh. Wherein, yung PLC namin, yung Values Life Coach, nagbibigay po talaga yan sila ng spiritual guidance sa yes, mga kapulisan. Para mapunta lang po sa tama yung kanilang gawain. Yes. Napakaganda nga, no, no, na partnership, Ma'am Cheng. Yung usapin din, no, na napaka-holistic yung ginagawa ngayon ng ating kapulisan, ano, na kasi dati natin sinisip natin pagpulis nasa crime prevention, di ba? Sa ngayon talaga parte kasi ng crime prevention is yung pag-reach out sa community, di ba? And bilang tagapagpatupad ng batas, eh, kinakailan ehemplo din tayo. Kaya napakahalaga na may partner tayo na mamula sa mga religious sectors religious natin sectors, para at least yung gabay at guidance po, no, na para sa ating kapulisan. Dahil minsan po, pag na-stress tayo, Ma'am Cheng, sa trabaho natin, di naiiwasan yung init ng ulo. Kaya nandyan yung mga Values Life Coaches natin. At the same time, no, shout out na lang natin, Ma'am Cheng, yung Bless Our Cup Movement na yes, talagang very present, very active sa ating kapulisan dito sa Cotabato City, even and the bar. In fact, sir, it is a volunteer. Yeah. It is a call po yan sa mga Values Life Coach natin na tumutulong para sa ikakaayos ng ating yes, mga po kapulisan. Mm-hmm. So, ma'am, nabanggit mo yung mga iba't ibang mga activities natin. Napakaganda. May nakita ako din yung pagbisita sa Bahay Maria, no? Oo, no? Gusto ko lang po ni-stress out, sir, na yung ngayong buwan po ng Police Community Relation Month, hindi lang po nakapokus kami sa isang recipient o isang sector na bibisitahin. Kasama po yan, magsimula po sa bata hanggang sa matanda, meron yes, po na meron po tayong programa. And hindi po ang pulis lang po ang kasama dyan. Yes. Meron pong ibang stakeholders na sila mismo nagbibigay din ng tulong o nagbibigay din ng pagpili sa kanila para maging successful ang yes, activities itong mm-hmm, Police Community Relation.
pinapakinabangan natin, lalong-lalo na po sa local government unit natin. Pangunin po ng ating ngayon. Lalo na ma'am, no, gusto ko lang din i-add din ito, ma'am, kasi yung ginagawang pag-i-enhance ng kapasidad ng ating mga barangay Tano, ng mga BPATS natin. Napakahalaga yun eh. And kasi bilang ako kasi Ma'am Cheng, na-involve ako dati sa pag-train ng mga BPOC noon. Di ba? Tapos, one of our assessment sa training na yon sa iba't ibang barangay sa 6 na munisipyo ng Bon, nakita po namin, kasama po ng isang agency na kumuha sa akin, nakita namin na hindi halos alam yung terminology, yung function ni BPAT at saka ni Tanod. Eh, magkaiba yun, di ba? Yung BPAT at ang Tanod. So, Ma'am Cheng, bilang, kasi alam natin yung BPAT is talagang connected siya sa PNP. Kasi sila yung parang barangay police. Yung barangay police na naka-inline sa atin. Whereas ito naman si Tanod, parang barangay police din naman sila, pero parang katuwang sila ng mga BPAT. Under po sila ng BPAT. Ayun. Yung patungkol po sa ating mga BPAT, pwede po ngayong July din po, may propose po kami na sana matuloy nung magkaroon ng 5-phase training sa mga BPAT. Yan, napakahalaga yun. Wherein po, susubukan po natin buong yung 37 barangays, ika-cluster po yun. And nasa proposal pa lang po yun. I hope na matuloy po yun because malaking bagay po yun sa ating mga barangay. Yes. And at the same time po, since may mga bagong liderato na tayo sa barangay, at least malalaman nila kung ano yung roles and responsibility ng BPAT. Hmm. Actually po, yung BPAT po is composed of iba't ibang sector po na volunteer or even yung mga nasa barangay lang. No? Mm-hmm. Isa lang po sa part ng or umbrella, yung Tanod, wherein yung si Tanod kasi more on focus sa peacekeeping. More on sa orders, yes, and safe ng mga constituents sa bawat barangay. And kung hindi po natin nalalaman, ang mga, like example po, street educators, mga sa barangay health, workers natin, part of BPAT din po. Yes. Iba't iba lang po yung kanilang sinasagot na issues. Yes. Kapag may problem po sa edukasyon, pwede po natin kausap sa isang barangay, pwede po natin sanggunian yung mga ating street educator. Pag may problem naman sa health, si barangay health worker naman ang sasagot. So, that's why lahat po sila member po yan ng BPAT. And then, yan yung isa sa sinusulong ng bagong Pilipinas, ma'am, no? Na talaga dapat alam ng bawat involved sa tinatawag nito usaping pangkapayapaan at seguridad sa isang lugar, lalong-lalo na sa ating mga barangay, na lalo na pagdating sa tinatawag natin na pag-reduce ng criminality sa ating lugar, ay dapat well-trained yung ating mga volunteers upang hindi magkaroon ng tinatawag nito yung maabuse yung kanilang authority. Decente, baka magkaroon ng sapawan, no? Na hindi, instead yung ginagawa niya ay pangtalon, ginawa niya parang BPAT na siya. So dapat maging klaro sa ating mga, no? At the same time, ito yung isang mukha, no? Ng isang peacekeeping force sa bagong Pilipinas na napakalaki yung papel ng ating PNP sa pagpapalakas nito sa ating mga barangay, Ma'am Chen. Malaki po talaga ang part ng PNP. At the same time po, mas malaking bagay din po yung pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa Pilipinas. Yes, napakalaga nun. Without the support po ng mga barangay officials, and even the community itself, hindi po magiging successful kaming mga kapulisan kung wala ang tulong. Yes. Remember po, mas marami po ang ating population ng mga constituents in regard sa ating kapulisan. Yeah. But yung magiging maliit man kami o marami kami, susubukan. Yes. Ano po namin na maibigay yung maayos na servisyo sa ating komunidad. Mm-hmm. And then, pagdating nung nasa minsan, no, sa tinatawag nating ratio, ma'am, ng parang 1:100, di ba? Napakahirap nun. Actually, yung mga ganun na
terms, di ba? Actually po, sir, yung ano po, ratio po dapat, ideal ratio sa police at saka sa number of constituent na dapat isi-serve nila. For example po, 1:500 po. Oo, oh, kita mo. Ito po sa Cotabatas ito, medyo lumapas pa tayo sa 500. So that's why po, medyo may kulang, pero kinakaya po. Ayun. Siyempre sa tunong na po ng komunidad. Napakalaga no, no, mga kababayan. Katulad na po yung mga tanod, malaki yes. Lang mga force multipliers natin ng ibang security agency. Yes, opo. Ayan, no, Ma'am Cheng, talagang makikita natin ya, sa bagong Pilipinas na sinusulong natin. Even though, parang ganun ba din mag- ginagawa natin as usual, pero gusto lang talaga ng ating kapulisan, no, mga kababayan, na mapagdiin, no, maidiinan masyado yung pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at ng komunidad, no? Hindi lamang kasi ito para trabaho ng kapulisan yung pagdating sa seguridad, ma'am, eh, no? Kahit ng kapayapaan, it is everyone's concern. Yes. Hindi lang dapat maiisip ng mga kababayan natin na pag once dating sa kriminal, ah, dapat pulis lang 'yan. No, dapat involve ang lahat. Dapat sa security sectors lang yan. No. Kasi malaki ang ambag ng komunidad para sa atin din. No? Kasi hindi natin magagawa na yung tamang trabaho natin, Ma'am Cheng, kung walang collaboration. Yeah. Di ba? Cooperation ng mamamayan. Ayun. Actually po, kahit naiintindihan po natin ang ating mga mamamayan, meron po mga pagkakataon na nagdadalawang isip kung yeah. Regarding isa pang related sa pakikipagtungo sa kapulisan. Sana iniisip nyo na yung seguridad nila. Yes. But usually yan po, kapag may lumanapit sa amin na nagbibigay like sa po, mga information, ini-assure talaga namin na yung kanilang pagkatao, yung kanilang yes. Confidentiality, sinusunod po ng ating kapulisan. So para po hindi rin po sila mailagay sa asal. Yes, dapat naman po. And meron naman tayong tinatawag na data privacy naman yes, po. Mga kababayan, na kung saan talagang secured yan. No? Kahit anong ahensya yan, secured yung ating information. Kaya rin po, sir, inaano namin, pinupush din namin yung relasyon ng police at ng community. Lalo, kasi po, ang pinaka-focus po rin talaga ng ating unit, na lalo nito sa police community relation, is to enhance talaga yung crime prevention. Yes. Wala pa man yung krimen, nare-resolve na natin yes. Through crime prevention activities and through awareness sa ating mga kababayan. Uh-huh. Kasi part po sa pagbibiktima, pagiging biktima sa isang krimen, ay tayo mismo tao. Yes. Tayo yung nagbibigay ng oportunidad para maging biktima. Uh-huh. So yun po ang apat sa aming trabaho is i-inform, okay, turuan ang mga tao paano maiwasan yung kriminalidad para po hindi dumami ang krimen na nangyayari. Kasi sabi nga, prevention is better than cure. No? So, exactly. Yun pa rin yun. So, narinig ko yung isang kanina, yung isang segment ng radyo kanina. Kailan ka pa ba magpapagamot kung may sakit ka na? Oo. Oh, oh. Kailan pinakapitika na. Diba? O kailan ka kikilos kapag may baha na? Nga pa, wala pa. Tayo mismo po, nakabigay rin po tayo ng tulong, kahit ng small way, na paano natin isecure yung sarili. Yes, dapat. Para hindi tayo dumagdag sa nadaming crimes na nangyayari. Kasi po, bawat isa sa atin ay meron din pong participation kapag tayo ay naging biktima. Yeah. Yung oportunidad, nagbigay tayo ng oportunidad na maging biktima. Yan, napakaganda ng usapan natin, Ma'am Cheng, ano? At talaga, dahil sa bagong Pilipinas na to, at least naging malinaw sa ating mga kababayan, yung usaping bagong Pilipinas na sinusulong ngayon ng ating mahal na Pangulo. At the same time, ano, Ma'am Cheng, batiin muna natin, baka meron ka pong panghuling pananalita para sa ating mga kababayan na makakapanood po nito. Magandang hapon po ulit sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa aming sa mga pagkakatenyos o sa ibang karagiyang mamamayan natin sa pagiging cooperative at patuloy na pag-support po sa ating PNP. Ang Cotabato City Police Office po sa pamumuno ng aming bagong City Director na si Police Colonel
Joel Stares. Buong puso po na gagawin ang aming trabaho na para po sa ikabuti ng pagkapatid niyo. At asahan niyo po, pwede ko na rin po imbitahan yes. Na magkakaroon po kami ng iba't ibang klaseng aktibidades patungkol po sa Police Community Relation Month. Meron po kaming Dibring Tuli, meron din po kaming Bloodletting Program, itong darating na July 15, baka po sa mga tao dyan na, or ating mga sectors gustong magbigay ng tugo, ito po ay nakakatulong, lalo na po sa pangangailangan ng ating hospital na magkaroon ng blood bank, sa blood bank po. Yes, napakalaking tulong po. Malaking bagay po. Mm-hmm. And mayroon pa po kami iba't ibang activities na we're in for, i-propose po namin sa aming yes. official Facebook. At gusto na rin po namin sa mga tao na pakisuportahan na rin po yung aming social media. Yes, para yung Cotahuato Pulisya. Cotahuato Pulisya. At yung page po namin, the same name po, Cotahuato Pulisya. Para po magiging updated po kayo sa anong mga aktibidades ng ating kapulisan. Yes. At kung may gusto po kayong mongkahe or may gusto po kayong i-report, pwede nyo pong i-message sa amin. Yes. Open po yan 24/7 ang aming social media platforms. Yes. The same time, makikita na rin po no, sa ating page, ma'am, no, sa Cotahuato Pulisya, yung mga hotline na pwede nilang tawagan. Okay. Meron na po yung mga hotlines ko yes. na po-post ko namin. At mga ibang tips paano iiwasan yung pagiging biktima ng trigger. Yes, oo. Congratulations din, ma'am, no, sa iyong promotion. At the same time, no, mga kababayan, papasalamat na rin natin no, sa buong suporta din po ng ating city government of Cotabato sa pangunguna po ng ating mahal na mayor, Muhammad Ali Bruce Matabalaw, no, sa kanyang walang sawang pagsuporta sa ating kapulisan dito sa Cotabato City Police Office. And kamakailan lamang talagang nakita po natin yung kanyang pagdating, no, to welcome our new city director, no, diba? So at the same time, no, suportahan po natin yung sinusulong na pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at ng sa komunidad. Itong tinatawag natin na gusto ng pulis, ligtas ka sa bagong Pilipinas. Magandang araw sa iyo, Ma'am Cheng. Maraming salamat sa napakagandang usapan. Dito po sa ating usapang KSP, kapayapaan, siguridad at pag-unlad, pagkat Bangsamoro, angat ka!